Hindi ko alam kung magic ba yung nangyari or maniniwala ba ako dun sa sinasabi nila. My husband came back from the farm. He woke up very early today. Feeling ko nakapaningil siya. Ha? You're happy Punta today, nila yung mga hindi nila binigay nung last season. So, napaka-utak talaga. So, what you guys are doing? Ano iba na ano? Mother, eh, levelo pa tawa, no? Kawan. I'm telling you, why are you eating this bungra? Kailo, chalo. Wala siya doon. Last time, hindi siya sumama for ang tawag dyan? For my sonography, kasi si Chano lang yung kasama ko. Are you scared? Do you think it will be, ano? No. It will be... Actually, small. Small. According to the, ano, according... They're making big one. Dagdag dun sa baby namin. It was 1.9 milan. It's called Sakkaria pala. Yung Sakkar Teddy pala yun, melon pala yun. Labada ni Joy to. My husband came back from the farm. He woke up very early today. Feeling ko nakapaningil siya. Ha? You're happy today, ha? Nakapaningil ka. Dumating yung, feeling ko nagbayad yung merchant, guys. Hey guys, ako yung pinaka-late na nagising. Agang nagising si Doc Milan kasi nakabawi na siya sa 3 araw na sunod-sunod na duty niya. And then, maaga siya nagpunta sa farm. What did you do in farm? Come here. I think just visiting. You miss your farm? The farm visit. So I went to do farm visit. And then you managed to collect. Collector. Kasi guys, patapos na yung mango season and yung merchant hindi pa rin nagbabayad ng halos kalahati nung napag-usapang deal. So kagabi pumunta din sina mom, sina papa at si Milan dun sa bahay nung merchant namin. Kasi natatakot kami. Usually guys, ito kasi yung situation. Kapag binibigay kasi talaga namin yung mga manggahan, at the end of the season, meron silang mga iniiwanan na mga balance. Siyempre, mautak sila. Gusto nila na kapag next season, ibibigay namin sa kanila yung mga mango farm para mabayaran nila yung utang. And kapag hindi namin binigay sa kanila yung mango farm, di pa kakakalimutan na lang nila yung mga hindi nila binigay nung last season. So, napaka-utak talaga. So, this kagabi nga, pumunta nga si Milan at saka si Papa. Pero sinabi daw nila na wala nga daw yung asawa, nagtatago nga daw. Kaya ngayong umaga, maaga talaga silang pumunta sa farm para makita nga yung boss nila. Ayun, nakita and then nakapangolekta ng pera para hindi masyado malaki yung maiiwanan. We are aware naman na marami silang iiwanan din na balance. Hindi naman din namin makukumpleto yung buong pinag-usapan ba, kasi mag-iiwan at mag-iiwan talaga sila ng balance nila para bigay nga namin ulit sa kanila yung farm. Pero ang concern kasi ng mga biyanan ko, kasi nagpapagawa ng bahay yung merchant, baka daw ubusin dun sa bahay. And walang matira sa amin, kasi syempre kami yung may-ari ng mango farm, tapos pinatrabaho lang namin sa kanila. Tapos in the end, kami yung walang kikitain. So ayun, sabi ni Milan, puntahan nga natin ng maaga para makuha natin yung part natin this year. So, ayun. Tingnan ko kung tanong ko sa Milan kung nakapag-video siya, tapos insert ko yung mga clips. Kakatapos ko lang maligo, and tignan natin yung dalawa dito kung anong ginagawa nila. What you guys are doing? Mother and son bonding? We are hungry. What you guys are eating? Papa, you just pump. You are working. And mommy is just watching this, oh. Ay, kawa, na iba na, ano? Bonicue, kawa. Eh, levelo pa tawa, no, kawa, no, eh? Pati cereal, jowa, no, hene, Milan? So, ayan, you're eating bungra. Ay, kawa, no, na ila. Why you are eating nasto right now? I get to pump early morning. Ayan. How was it? Yummy. Baki popcorn haro last eh. Popcorn is good. Siki Marash already. Chalo kayo, Lopra. You want to eat now? Mm-mm. That's what I'm telling you. Why are you eating this bungra?
Kailo, chalo. We are leaving now, guys. Sinabihan kasi kami ni Nunggay Nek ko na magpatingin nga daw every week. So, magpapasonography kami ngayon sa government hospital. And then, titingnan natin yung baby. Hello, Doc. Hi, guys. So, pupunta kami ngayon sa hospital. Kasi sinabi nung gynec ko na magpaano nga daw kami, magpasonography nga daw kami weekly para makita kung ano yung update dun sa baby. So, I'm with Doc Milan right now. Doc, what are we gonna do today? Just sonography. Pupunta kami ngayon for sonography and we have here mommy. Hello, mommy. So, gusto niya sumama din kasi gusto nga daw niya makita yung baby kasi last time wala siya doon. Last time, hindi siya sumama for my sonography kasi si Jano lang yung kasama ko. So, 3 o'clock ngayon, sinempuhan talaga namin na walang masyadong tao dun kay Dr. Gopani. And then, ma-check namin ng maayos. Kasi tuwing morning na, Milan, in morning, public hospital, very, very busy. But we asked for schedule na if anong oras yung walang masyadong tao. So, sabi niya, alas 3 daw. So, ayun. Pupunta kami ngayon and balitaan ko kayo sa update. I think it's gonna rain. Look at the... What do you call this one? The clouds. Yeah. Are you scared? Do you think it will be, ano? No. It will be... I'm not scared until delivery. In delivery, you'll be scared? Yes. I am also scared, guys. Tingnan niyo naman yung mga tao. Like, what they're doing? Removing some, ano? Plants? Removing the grass. Okay, grass. Nakarating na tayo, guys. Do you really have a problem in parking here, no? Especially when there's so many people. Yeah. That's why you're choosing to use bike. Let's go. Nakarating na tayo sa hospital, guys. Sama natin si mommy. Laki ng hospital nyo, Milan, no? You have a very big hospital where you're working. It's quite big. And still not enough for the patients. Not enough. It's actually smaller. Small. According to the, ano, according... They are making big one. It will be open by 2026. The big one will be open by 2026. Yeah. It's very small. Laki na nito. Pero considered small pa rin. Guys, finally, Milan, what happened? Finished, done. The code is gone already. After and weight one... is also very good, 2,300 grams. In just 1 week, guys, 400 grams yung nadagdag dun sa baby namin. It was 1.9, Milan, plus 2.3, less 2.3, 400 grams increase. Or positive. So, ayun, medyo nakampanti na kami kasi... nawala na nga yung cord sa leeg niya. So, safe na daw. Pero magagalaw pa daw siya within these 2 weeks. So, sana hindi na masyado maging malikot. Baka magkano na naman yung cord sa leeg niya. So, ayan. We'll go home now. Punta tayo dito sa Jalaram Mart, guys. Bili tayo ng cheese whiz. Maghahanap ako ng cheese whiz. Kasi meron akong pinapay. Nagsasawa na ako sa Nutella. Baka magka-diabetes ako sa sobrang ano nun. Sobrang sweet. Bili tayo. Ayan yung mga palaman nila. Bili ako ng peanut butter. Mommy, peanut butter na ng manggay, lo. Ano, mayonnaise. Kuba na ano, Aja? Sandwich. O, mag-ano daw kami ng sandwich ni Mommy. Sandwich spread. Cheese and chili. Ayan, para meron akong pampalaman. Ah, haro siya sa sandwich. Cheese. Pili tayo. Kajurkano siya. Kim? Kim kajurkano?
Naru dyan. So, ito yung nabili namin. Peanut butter, mayonnaise, and cheese. So, ano pa ba? Hanap pa tayo. Gahanap pa si mami ng mga bibilhin. Naghahanap ako nung ano, nung meron nag-recommend online. I think Malkis pan the orange one. I need the orange one ito. Pero, ay, ito. Parang masarap daw to. May nakapagsabi sa akin na masarap daw to. Tignan natin. So, ayun yung pinamili natin, guys. Bumili tayo ng mga orange juice, coco, and mga biscuits. Together with this bread. And this one, dates. Papakain nila daw ako ni mommy ng dates since 9 months na. I want, guys, I want Makai, I want corn, but Milan is not bringing me corn. You bash him. To jali. Who to jali? Leja bread ni ulita, open la to tamay. I want Makai. Nasa ano kami nga? Ha, Lailo. Kais to pa, ujore. Ah, to jali jan liyay. What mommy is gonna buy? Tamay suba na ano? Sandwich la, ano? Ani bread, shake your sandwich. Panochu, nasa ire. Aje bread lewano pa chip jalli kale ya gaadi kale pizza I am in middle of road and you are like okay people are doing pom. Milan, even you don't do anything, people will do pom. Bara thodi kagal le lo. So bumaba tayo dito, guys. Ano bibili ni mommy? May mga papainom daw siya sa akin na bibilhin, so hindi ko alam. So one water for 9 months. Ayun, yun pala yun. Pinapakain nila for 9 months. Pag 9 months na, pwede mo nang kainin daw yan. So, umorder kami ng 1 kilo. And dito, ang dami nila kasi mga binibentang mga ganyan, oh. Kaya kailangan nila ng pang kilo. Yan yung papapakin ko daw, parang balyari, parang mouth freshener. Mukas na nga niya dami. Panagakari, klak ka na. You? So, ayan, 1 kilo. Thank you. Let's go. Bili na tayo ng mais. Mais naman yung gusto kong bilhin. Hanap tayo ng mais dito. Makai na yung may leas eh, mami. Makai. Capsicum subaw, che. Makai kit, peli dito. Are you? Eh, kambay. Kabar na yung partitaro. Vegetable. American siya kasi. American. Who, chef? $8.50. Kilo, Alden? 1 kilo. Kailan ba, chef? 40. 40 na kilo. So, ayan. And then, capsicum. Malalaki na mga capsicum nila. Ano yung sakar? 39 pala. Who, chef? Ngayon, ang dami nilang upo. Capsicum nila. Puche. Oriso ka din. Anak ko, naghahanap ako ng ano, naghahanap ako ng sweet potato. Sweet potato na iba eh. Nay? Nanakar daw eh. Ang dami mga vegetables dito. Mahal yung gulay ngayon since it's summer. So yung tomato mahal yan. Tsaka yung eggplant sobrang mahal. Hindi kayo tingnan nyo yung mga ano nila dito, ang palaya. Napakaliliit. Sa Pilipinas, ang lalaki niyan. Mami, apra ba? Naidi doon ito eh? Parwar. Oh, I like. Mami. So, ayun. Eh? Oriso. Ah, sweet potato. Hubaw, che? Visna, oriso. Nanat, leto, nanat. Visna, oriso.
Mami, manggay lo. Orisual dito. Orisual dito man eh. Sakarteti. Ah, sakarteti na yung kewe? Sakarya. Sakarya. It's called sakarya pala. Yung sakarteti pala yon, melon pala yon. Kailangan din natin ng carrots for the ano? Dito very very common na. Ah. For the ano, the sandwich that we'll be making. Orisual ko. Sak video na joy to. Galo na siya, priwaram. May galo na naman kami sa likuran ng bahay namin. Gawarsing din daw. Koriso. Bataka, che? Che. Basta. Ayan, si Mila nag-cellphone. Habang hinihintay kami. Ha? Nana, Charles. Kaya kami. What's your name, Kawai? Dako. Bibili daw si Mami ng binda. No. Aho ba siya binda? Base na riso. 20 rupees for 250. Mura lang ng mga vegetables dito, guys. Tingnan natin kung magkano yung magiging total natin sa lahat ng mga pinamili. And merong sekreto si Mami kung paano niya madedetermine na fresh yung mga ano. Hinahati-hati niya yung sa ilalim mo. Tingnan mo. Sa isa niyang hinahati yung dulo. Sama na, Chris. Hmm. Ayan, diba? Basta yung labadan ni Joy ko. So, sa lahat ng mga pinamili namin is 230. Hala, may pahabol pa pala siya. Kailan yung siya? 230. Na, total. 230 rupees, guys. Para sa lahat ng mga pinamili. So, ayun. Let's go inside na. Hugasan natin lahat ng mga pinamili nating vegetables, guys. Ayan, and then patuyuin natin dito. Dami natin mabili. Nakabili tayo ng mga lady finger. Nakabili tayo nitong gowarsing. Meron tayong carrots. Tsaka meron beet. Meron tayong makay or corn. Meron tayong cauliflower. Sweet potato. Tsaka capsicum. Dami. Hugasan lang natin. Guys, natapos ko ng hugasan tong mga to. So, papakuluan na natin itong mga ano, American corn na to. Pero ipapakita ko muna pala sa inyo kung ano lahat yung mga nabili naming gulay. Sa halagang 230 pesos o nasa mga 160 pesos sa atin. 230 rupees, yung conversion niya is 160 pesos pala. So, ayan. Meron tayong tatlong piraso ng American corn dito. Meron tayong cauliflower, isa. Meron tayong tatlong piraso nitong sweet potato. Meron tayong beet, dalawang piraso. Meron tayo ditong lady finger o binda, kung tawagin nila dyan sa at dito sa India. Meron tayong mga carrots, apat na piraso. And naglalakihang capsicum. So, dalawa, apat, anim. Anim na piraso and itong gowarsing. Actually guys, nung nagbayad na ako, sobrang namurahan ako. Sobrang mura. Kasi imagine niyo 230 pesos, ang dami na namin nabili, and considering na medyo mahal pa yung mga gulay ngayon, yung eggplant, yung patatas, tomato, sobrang mamahal pa ngayon, pero 230 rupees lang yung naggastos namin, o 160 pesos. So sobrang mura talaga yung cost of living dito sa India, guys, kaya naman makakaipon ka talaga. So ayun, tutulungan ko lang din si Mami dito na mag-cut pagkatapos kong hugasan yung mga vegetables, ika-cut na namin and i-store sa refrigerator para hindi na kami nagmamadali once na kailangan naming magluto ng pagkain everyday. Natapos na kami, guys, sa paghahati ng mga ano, ng mga vegetables. Actually, ako yung naghahati ng vegetables while Mommy is cooking the food for today. So nagluto siya ng mixed vegetables na tinatawag na sabji. Tapos, kakainin daw namin yun kasama nung Rodley. And, little update, guys.
Hindi ko alam kung magic ba yung nangyari or maniniwala ba ako dun sa sinasabi ni Lana. Halisin daw yung mga necklace, yung mga ala-alahas. Huwag magsabit nung towel. Pero coincidentally, parang ang nangyari guys, nawala na yung cord sa leeg ng baby namin. Kasi nagpa-check up kami ngayon, di ba? Nakita nyo naman. And dito kasi sa civil hospital, libre lang yung check-up and kakilala ni Milan yung doktor. So sabi niya, may nag-advise sa amin na every week daw magpa-sonography kami para nga ma-monitor yung baby. And ang nangyari, after ng 7 days mula na nagpa-check up kami, 1 week na, so pumunta kami sa hospital. And then nakita niya na wala na, sobrang likod ng baby namin, na naalis na niya yung tatlong cord dito sa may leeg niya. And sumakto pa na inalis ko yung mga necklace ko. So parang totoo. Parang natatawa nga kami ni Milan kanina na parang totoo yata yung sinasabi nila na huwag magsuot ng necklace para maalis nga yung umbilical cord ng bata. And nung time na inalis namin yung mga necklace, dun din nawala yung umbilical cord. Diba? Nakakatuwa. So ayun. And ang bilis lumaki ng baby guys. Ang bilis ng pagdagdag ng kilo niya. So nung kami dati, last week yata nasa 1.9 siya or 2 kilos. Ngayon nasa 2.4 na. So ayun, sabi nila ang normal or average daw na kilo ng baby is nasa 2.5. So nasa 33 weeks pa lang ako. Pero nasa 2.4 na. So okay daw 'yon, okay daw. Mataba daw yung baby. So i-maintain ko nga lang daw yung pagkain ko hanggang sa mag 37 weeks. Tapos, yung placenta previa ko, guys, grabe, nawala na din. Wala na, hindi na rin ako placenta previa. Normal na daw, naging normal na yung placenta ko. So, sana ma-normal ko, ma-normal labor ko, delivery, para hindi na ma-CS. Kasi yung CS daw is mahirap and matagal maghilom. So, fingers crossed, tignan natin. Babalik tayo by next week sa Varodra para nga magpa-sonography ulit, magpa-check dun sa gynec ko. And then, balitaan ko kayo. Grabe guys, oh. Tumatagak-gak yung pawis ko. Sobrang init. Sobrang init dito sa India. Ay, ang lagkit ko na. Maliligo na lang ako niyan maya-maya pagkatapos kumain. Tapos, buksan natin yung AC. Kasi, kakalabas, kaka-ano lang natin, kaka... cut lang natin ng mga vegetables. So, yun, pagod na pagod tayo. I'll update you later, guys.